Hello mga B. So welcome back again to our video. So ngayong chika, wala na tayong masyadong chika. So magchichika na ako about kung bakit ako nag-abroad. So habang chumichika ako, magluluto tayo ng adobo in different way. Char, gusto mo yun, may different way. So eto na nga ang chika kung bakit ako ma-abroad. Kasi nga, wala na akong pera. Yun lang, tapos na. Tapos na ang kwento, wala na tayong pera. So, ganito nga ang nangyari. So, nawalan na ako ng trabaho sa Pilipinas. As in, tinamad na ako magtrabaho. Pero nakakapag-apply naman ako ng iba. Kasi hindi na ako tumatagal like 1 month, 1 week, ganyan. Meron pa akong pinasok ang trabaho, 1 day lang. Yung orientation lang ng 8 hours. Paano kasi ang nangyari dun sa trabaho kung pinasukan ng 1 hour? Ay, 1 hour, 1 day. Dinala ako sa ano, sa communicable disease. Ang tagal ko kasi nabakante. So, parang yung katawan ko hindi nasanay sa sakit-sakit. Eh, naggaling-galingan pa ako nun. Hindi ako nag-mask, wala akong precautions, ganun ng mask. So, dahil bago nga ako, monitoring ako ng vital signs every 2 hours, ganun-ganun. So, eto na nga, tambay nga ako sa ano, sa ward ng communicable disease. So, eto ang nakakatuwa. Kasi nga, ang nangyari, nilagnat ako alas 2 pa lang ng tanghali. Parang nahawa ako agad ng ano, ng sakit sa ano, sa ward. So ayun, so tinapos ko naman yung duty hanggang alas 3 ng hapon. Kaso may isang volunteer daw na hindi papasok. So someone asked me to extend my duty na another 8 hours. So bilang ano, baguhan, siyempre, sayang naman yung overtime kahit wala naman akong gagawin kahit. So, so, pumasok ako ng ano, extend ng 16 hours. So, ganun pa din ang ano ko, ang gawa ko. Monitoring ng vital signs ng pasyente sa communicable disease. So, nilalagnat na ako nun actually. Pero, nag-take na ako ng paracetamol. So, on and off. So, after that duty, talagang tumaas ang lagnat ko, dahil hindi ko na kaya. Nilagnat na ako magdamag ng gabi. So kinabukasan, hindi na ako jumuti. Hindi na ako jumuti. Oo, nagpaalam na ako sa chief nurse. So chief nurse, ako nagpaalam na hindi na ako jujuti. Kasi kago, baka maka-abroad na ako kago. Pero on the nasa process ng papers ko na pag-abroad. Kung lang yung ba, pang refreshment lang yung ano ko, yung pinasok kong trabaho sana. Kaso yun nga, isang araw po lang ako, hindi na pumasok. So yun na, yun yung pinakamaikli kong ano, trabaho. Isang araw, 18 hours actually. So sa pangalawang ano ko naman, sa pangalawang ano, trabaho na ano, na pinasukan kong ano, nag-awol ako. Oo, nag-awol ako. Private hospital yun. May contract na 1 year. Pag hindi mo natapos yung contract, magbabayad ka ng 1,000 pesos. Kasi sana yun nasa pipirmahang kontrata. Tapos, sabi ko nag-iisip ako kasi ano, ang toxic ng work, environment, ganun, ang toxic ng tao, kako. Tapos parang mabigat sa damdami yung pagpasok ko ng ano, sa hospital na yun. So, eto na nga. So, sabi ko, kasi pag may late ka, pag may error ka, may late, ganyan, pag may hindi ka nagawang trabaho, may binabayaran. Parang more than 1,000 pesos yung babayaran ko. Oo, more than 1,000 pesos. So, kasi nga palagi akong late, kasi ang layo na nga ng bahay ko nung sa hospital, tapos yung pasok ko kanin umuulan. So, afraid ako mag-drive ng ano, umuulan. So, ayun na nga. Nag-iisip ako kung anong gagawin ko para hindi mabayaran yung 1,000 na ano na tratrabaho yung ano yung basta yung penalty ko. So ayun, nag-isip ako. After 1 month, nakapag-isip ako. Sabi ko, mag-aawol ako. Yes, you heard it right. Nag-aawol ako, dahil hindi na ako pumasok. Paano kasi? Basta nakakapagod yung trabaho namin doon. Kasi may 12 hours, 16 hours. Kasi nga, understaffed talaga ang nurses noon sa hospital na yun. So, ayun nga. Nag-awol ako. Tapos, meron akong kaibigan na may anak na bininyagan. So, invited ako.
Tapos, yung chief nurse namin, invited din. Kasi nga hindi ako nagpaalam na mag-aawal ako. Wala naman nagpaalam na mag-aawal, diba? So, nag-aawal talaga ako. Nagkita kami. Sabi niya, gan! Diyos ko, tinanong ako kung bakit din ako papasok. Ay, sabi ko, wala, napagod na ako. So, tinanong sa akin kung i-claim ko pa yung sahod ko. Sabi ko, hindi na, sir. Ang dami kong utang sa ano, sa ward. Kasi nga may mga penalty ako. Baka kulang pa yung sahod ko. Although, tatanggap ako ng 9,000 pesos yata. Ano, 9,000 pesos for more than 1 month na ano na pinasok ko. So, hindi ko na-claim yung sahod ko. So, parang thank you na lang yun. Kasi hiyang-hiya talaga kung bumalik ng hospital para mag-claim ng sahod. Tangina, wala naman akong ginawa. Kundi ano, mag-vital signs, mag-chumika-chika lang sa taas ng ward. Kasi nga marami rin naman yung kaibigan dun sa ibang ward. Pero nasa ward na nadyutihan ko, wala. It's like totally stranger. Ganun. So, yun lang naman ang chika natin. So, abangan nyo ulit sa susunod kung ano yung chichika ko. Bye!